pagtama sa kanya ng unang liwanag ng araw. Nagmimisto lang sintas na pila ang kumikislap niya mga alon. Tila ipinagsama ang lahat ng kagandahan sa isang lugar. Ganyan inilarawan ni Jose Rizal ang Ilog Pasig sa Nole Mitangere. Makikilala pa kaya ni Rizal na yon ang maituturing na pinakapusot ng Maynila? Kung wala ang Ilog Pasig, wala ang Maynila. Ngayon may sari-saring plano para sa makasaysayang ilog na to. Ano kaya mangyayari sa ating lungsod? Ilang dekada na ako nagbibisikleta rito sa Maynila, pero may gagawin ako ngayon na hindi ko pa nagagawa. Mula noong nagpandemya, lalong dumami ang pinipiling magbike sa Maynila. Isa na si Jonathan na nakatira sa Tondo. Papasok siya ngayon sa kanyang trabaho sa BGC sa Taguig. Ngunit patungo muna siya sa eskolta. Hi, sir. Jonathan? Hi, sir. Mr. Howie? Hi. Severino, sa Eyewitness. Gandang umaga po. Oh. Babiyahe ka na pupuntang trabaho. Oo, sa ferry. Ayos ah. Magkano yung nagagastos mo rito? Wala po. Libre? No, libre po. Mas madali ito kaysa kung i... No, mas madali po ito. Na-traffic po siya. Na-traffic po sa lupa eh. Mas madali ba sa ilog kaysa sa lupa? Ito, dire-diretso lang po eh. Dito ba? So yan ang sistema. Diyan muna. Kumusta naman to? Mas okay ba to kaysa mag-jeep? Ayaw po. Bakit? Traffic po sa jeep eh. So gustong-gusto mo itong sasakyan na to, yung transpo na to? Mas okay kung aircon siya. Ha? Mas okay kung aircon. Okay, sige, isasabihin namin. Bukod sa tao, pwede rin palang isakay ang bisikleta sa ferry. Ang hindi mo magagawa sa karaniwang jeep o bus. Pero dalawang bisikleta bawat biyahe lang ang pinapayagan sa ngayon. Halos lahat ng mga pasaherong kasabay namin papasok ng trabaho. Isang oras ang biyahe mula eskolta sa Maynila papuntang Guadalupe Terminal sa Makati. Banayad lang ang takbo ng ferry. At sa dami ng pwede mong makita sa maaliwalas na paligid, para ka na rin namasyal. Anong ginhawa sa'yo dahil nakakadaan ka sa Pasig River? Nagibid namin yun, sir, mga... Kunyari, 48, kung... 48, baligan. 48? So, 100? Ang natitipid mo, 100 sa pamasahe pa lang. Eh, yung sa oras? Nakatipid din ang oras. Isang oras lang biyahe, punta mo dito, yung Guada lang. Pero ito, libre. Ito, libre. Buhol-buhol na trapiko ang isang pangunahing problema sa Metro Manila. Dito sa ferry sa Pasig River, libre ang pamasahe at walang traffic. Kaya nakapagtataka na iilan lang ang sumakay sa ibang terminal at marami pang bakante upuan. Tinan mo, ito yung kauna-unahang nakasalubong namin na ibang sasakyan. Maaliwalas ang daan, mahangin,
mga kasakay ko rito sa ferry ay puro commuter na nakaupo lang at hindi na sa stress. Ito na yung huling araw mo sa trabahong to. Opo, sir. Tapos? Na-anonis na ako eh. Mamimiss mo ba magtrabaho rito? Oo nga, sir. Libre ka sa rito yung peri. Ang gagasin doon. Lagay larte ka. Dalawang tatlong sakay pa. Dekada 90 nang itiklarang biologically dead ang Ilog Pasig. Mula noon ay kaliwat kanan na ang isinagawang rehabilitasyon sa ilog. Ilang komisyon na rin ang binuo para linisin ang mga esterong nakaugnay rito. Sa kabila nito, nananatiling buhay ang operasyon ng ferry sa pamamahala ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA. 2014, ni-revive po ito ng MMDA with two main objectives. First, serves as alternative mode of transportation due to traffic congestion. And second, ito serves as a lifeline during 7.2 magnitude na earthquake. Pwede po siya mag-transport ng goods, mag-transport ng mga na mag-rescue ng tao. So kailangan talaga manatili siyang bukas, malinis, tsaka na-maintain na maayos. So, para sa inyo, ano yung kalagayan ngayon ng Pasig River? Ano yung condition niya? Compared na 2014 po na revival, ang laki ng pinagbago ni Pasig River. Sabi nga ng mga mangingisda ngayon, mayroon ng mga buhay ng mga isda, may tilapia. Compared before, na talaga yung patay na hayop, patay na tao, at saka mga floating garbage talaga na galing sa mga bahay, ang dami. Kasi yung initiative naman po, Sir Howie ng gobyerno, is tuloy-tuloy. Napansin namin na may regular na naglilinis ng water linis. Isang malaking sagaba sa ilog. Malapit lang sa terminal, may inaabangan sa ilog. Pero hindi ferry. Alam niyo masama yung reputasyon ng Ilog Pasig. Pero itong si Kuya Ferdi, di ba? Pero kayo at saka yung mga kasamahan niyo rito, mga mangisda, sila yung katibayan na buhay itong ilog na to kasi nabubuhay sila rito. Tambayan na ni Fernando ang pwestong ito sa Ilog Pasig. Wow! Night fish! Tampok sa kanyang mga vlog ang pamimingwit niya rito. Matagal na kayo nangingisda rito sa Ilog Pasig? Matagal na po. Nakakalibang po din. Nakatanggal po ng stress. Anong nahuhuli nyo rito? Pag meron pong panapanon, meron pong katulad ngayon po, sa tilapia o chamba. Pero ang kalimit na nahuhuli po dito ngayon sa panahon nito ngayon, buwan nito, dalag po at saka hito. Yun, saka night pisoy. May kumpiyansa naman kayo na malinis at saka ligtas yung mga isda na yan. Opo. Eh, 2002 pa ako nang mimingwit dito. Kinakain ng isda dito. Pero buhay po kami. Kilo? Isa nakakakuha ko na 5 kilo, 4 na kilo. Pwede na. Nag-enjoy kami. Nakaver pa kami. Ayon sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, malaki na ang pinagbago ng kalidad ng tubig sa Ilog Pasig. 8 species ng isda, mahigit 30 uri ng ibon, at iba't ibang puno at halaman ang matatagpuan dito o sa paligid ng ilog. May tuturing na malaking tagumpay ito ng pamahalaan. Nakatulong dito ang ginampanan ng Pasig River Rehabilitation Commission na pinuo noong 1999. Ngunit makalipas ang 20 taon, binuwag ito ng Administrasyong Duterte dahil hindi na raw nilinis pa ang ilog.
Kung may maituturing na anak ng Pasig, ito ang Maynila. Tulad ng maraming sibilisasyon sa mundo, nabuo ang Maynila sa tabi ng hilog. Bago pa man nailatag ang mga kalsada, ang Ilog Pasig na ang nagsilbi nitong pinakaunang highway. Mabilis na pag-akos ng ilog ang kaulugan ng Pasig. Naging mabilis din ang pag-unlad ng Maynila, pero tila na pag-iwanan ng ilog. Isang grupo nagsasagawa ng heritage walk sa Maynila. This was the port area, so meaning this was where economic activity. Si Diego Torres, ang pangulo ng grupong Renacimiento Manila. Layo nilang ibahagi ang kasaysayan ng lungsod, kabilang na ang Ilog Pasig. Hi! Hi! Howie, Severino. Oh, kumusta? Dito tayo sa Riverside Drive, no? Isa sa mga parts ng Intramuros facing yung Pasig River. And yung actually significant dito, although iba na yung itsyo niya ngayon, no? This actually used to be an important economic part ng lungsod ng Maynila kasi ito yung ports dati ng Maynila. So dito dati yung loading ng cargo? Yes. So dito ng mga malalaking barko? At saka unloading as well. Cargo, passengers, both sides. Yung kalye on the other side, ang tawag dyan is yung Muelle de la Industria, which Muelle means quay or parang pier. So daungan siya talaga. So nung pinupuri yung Maynila noon, nung tinawag siyang, you know, Perlas ng Silanganan, Pearl of the Orient, etc. no. What was here? I mean, bakit gandang-ganda yung ibang tao? Manila was one of the most important global trade centers for almost 400 years due to the Manila Galleon trade. It connected yung global trade between Asia, America, and Europe. Yung lugar kasi ng Manila, which is where we are right now, in Intramuros, no? Is commanded the mouth of the Pasig River. That meant yung trade coming from the upstream area, from Laguna de Bay, would flow here. And then yung trade from international waters, from Manila Bay naman, would stop by this area. Yun nga, nasa nobela nga nila Rizal na hindi lang ito mga commercial center, pero talagang daanan siya. Right now, okay, what happened and how would you describe the Pasig River today? Well, from being the center of economic activity kasi, by the middle of the 20th century, it started moving generally concentrated sa mga streets. So walang naging upgrades since the years after the war up until the more recent years. So you have industry sprouting there, and then of course, yung mga informal settlers settling to the sides of the river. So it's a compound of these issues. And you look at the river now, you'll see yung pollution, of course, the marked pollution there, as well as yung lack of activities dun sa mismong ilog. Kamakailan may tulay na ginawa rito na nagharang ng makasaysayang tanawin ng ilog. At ngayon may planong engranding expressway na itatayo mismo sa ibabaw ng ilog. Magmumula ito sa Maynila at tatawid sa anim na lungsod na nakasasakop sa ilog. May haba itong 19 na kilometro. Maaaring bilang na ang araw ng isang maaliwalas na ilog na hinangaan ni Rizal. I think Pavex project is a project that is not suited, no, for the river. Why? Because instead of you revitalizing the existing waterway, you're going to build on top of it. And actually, if you have a structure on top of the river, that poses several threats. Yung effect niya doon sa mga integrity of the structures nearby. Kasi part, for example, ng expressway, dadaan malapit sa Intramuros. So, just imagine, pagtingin mo sa likod ng Fort Santiago, because that's a Pasig River, you'll see there yung babaan ng expressway. Na para siyang Magallanes, for example, na puro mga akyat at baba na expressway, connecting it to R10 by the Pasig River. So the fort has been there since 1587. So any digging on the river na walang maayos na study will affect the walls of Intramuros, the buildings along the way, even the ones in Escolta and Binondo that are built near the Pasig River. Sa
sa paligid ng Ilog Pasig. Magandang hapon po. May mga nangangampa niya. Pwede po ba namin kayong maabala panandalian? Hindi para sa isang kandidato, kundi para sa Ilog mismo. Nais lang po namin ipaalam sa inyo, pabatid sa inyo, kung ano po ba itong mangyayari na ito sa lugar natin. Mga residente sila ng lungsod ng Pasig at miyembro ng iba't ibang advocacy groups na may signature campaign para mapatigil ang pagpapagawa ng expressway sa Pasig. Nagpapapirma kayo ng petisyon? Petisyon ng pagtutol. Sasubmit po namin sa kung kakayanin po sa local government para po hindi na mag-issue kung sakasakali ng permit. Kasi yung anim na syudad at munisipalidad na daraanan ito, sa lamang sa mga syudad na ito ang tumutol, hindi na po siya matutuloy. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Kami po ay naririto ngayon. Sinamahan ko po yung ilang mga kaibigan ko dito. Si Ate Emma nga pala. Para po sa pumakatok sa inyo para at least malaman ninyo yung nangyayari po or mangyayari dito sa ating lugar. Okay lang po ba na kayo ay mapapirma namin? Ayan. Tingin nyo paano kayo maapektuhan dito? Yung katulad niya, ilog. Siyempre, pag tinayo yung project na yan, habang ginagawa yan, pag bumaha, papasok na ulit dito ang tubig. Okay, napasal mo ako dito dahil naisubutan na kayo makakausap patungkol sa nalalagay sa proyekto po dito sa lugar natin. Meron ding mga tumanggi. Nais po kasi namin isumunod doon sa advokasya niya na may people participation. So gusto mo totoo, namin. Totoo. Yung tao muna. Constituent. Siyempre, aantayin ko naman yung ambisyon ni Mayor. Si Robert C. ay isa sa mga convener ng Move S1 Coalition. When you insert a 6-lane concrete elevated highway on top of the Pasig River, it changes the whole environment around those neighborhoods. And this is where we will be adding to the heat, the pollution, the noise, and many other aspects that will affect the welfare of Filipinos in Metro Manila. Isa sa ahensya ng pamahalaang nag-aproba sa Pasig River Expressway Project, ang Toll Regulatory Board ng Department of Transportation. So basically, sir, the Pasig Parex Project. Isa raw ang Parex na solusyon sa lumalalang trapiko sa Metro Manila. Based po nun, sir, sa, ano po, sa study po na ginawa dito, if you're coming from Manila, going to Taguig, nung wala pa pong Parex, around 2 hours and 30 minutes po yung nakita na travel time. Pero on this Parex po, with the design speed of 60, you can traverse po ito ng 20 minutes po. Ganun po siya kabilis, makakatulong po sa atin. You know, Howie, that's what the proponents would want us to believe, that something like Parex will alleviate traffic. But, you know, transport and urban planners all over the world, they know that urban expressways will actually create more congestion, more traffic. Mungkahi ni Ginoong C, lamas panawakin na lang ang Pasig River Ferry System. Sa halip na magtayo ng mga naglalaki ang poste sa ilog na magiging balakid lang sa mga tumaraan dito. They plan to build Parex in a very high-risk earthquake zone. The whole stretch of the Pasig River is a high-risk earthquake zone, and it's also a high risk for liquefaction. So can you imagine, in the event of a disaster, the Pasig River might be one of the best ways to move around the city as a disaster travel option. So in a way, building Parex will reduce our resilience to disasters. Sa isang sumisikip na higanting lungsod, ang Ilog Pasig ang inaasahang bukod-tanging maaliwalas na yaman ng kalikasan. Pundasyon para sa konkretong kalsada na ba ang magiging kapalaran nito?
2021 nang aprubahan ng Administrasyong Duterte ang proyekto sa ilalim ng ilang kondisyon. May we now invite ES Medina. One of which is, number one, this should be a hybrid expressway. And a hybrid expressway means it should be able to accommodate intermodality with mass transport systems like the bus rapid transport system. It also requires that there should be complementary bicycle lanes and pedestrian paths for that matter. Paano aakyat yung bike? There are walkways going up, and we looked into the concept that is being finalized, though nothing is permanent on it, there will be ramps that will take into consideration how this can go up. Parex will link Eastern and Western Metro Manila. Makailang ulit naming sinikap kunin ang panig ng main proponent ng Parex, ang San Miguel Corporation o SMC. Pero hindi sila nagbigay sa amin ng statement o panayam. Yeah, that's why I'm asking to be unmuted. Sa isinagawa ang public hearing noong nakaraang taon, nilino ng SMC ang ilang mga issue patungkol sa proyekto. We are not only providing new capacity to address the worsening traffic. Of course, with traffic, we do know that there are dire consequences in terms of pollution, in terms of lost productivity and all. These were all embedded in the analysis together with an estimate of how much greenhouse gases will be reduced if all of these additional capacities and easing up of traffic are put in place. And that's exactly what Pasig River Expressway is hoping to achieve. It is not unusual to come across geological challenges like this in the entire Metro Manila. In fact, you build anywhere in Metro Manila, major structure, that will equally be challenged by all of this. But let me assure you that engineering solutions and all the engineering designs that will address this will be put in place. In terms of concern on cultural heritage, cultural sites, when we decided to go on with Pasig, there was a broad stroke understanding that all of this will be taken into consideration. And in fact, when we did decide to implement this, masasabi natin may dalawang larawang naglalaban para sa kinabukasan ng Ilog Pasig at maging ng mga lungsod na nakapaligid dito. Itong Parex o expressway sa ibabaw ng ilog at ang larawan ng inayos at pinagandang Ilog Pasig na dati naging isang matingkad na dahilan kung bakit tinawag na perlas ng silangan ang Pilipinas. Binuo ang mga imaheng ito sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. Sa usaping ito, mapapaisip ka, ano ba ang tunay na kaunlaran? Kailangan bang nakasentro sa sasakyan? Meron ba mga ibang paraan? Meron bang ibang solusyon? Bukod sa transportasyon at pangingisda, we would like to thank also our partners Metro Manila Pride. May matagal ng libangan sa Ilog Pasig na hindi ko pa nasusubukan. Kasama ng ilang siklista, doon kami patungo ngayon. Naranasan namin muli na ang pagbibisikleta ang kadalasang pinakamabilis na sasakyan sa masisikip na daan. Sa bahagi ito ng Ilog Pasig sa Santa Ana sa Maynila, nagsama-sama sila mga kumikilos para sa pangangalaga ng ilog. Compress pa. These are just practice boats. At para subukan ng isang sport
na maaari palang gawin sa Ilog Pasig. Ito ang Manila Boat Club, isa sa pinakaunang club sa Maynila na itinatagpa ng mga Kastila. Sa mga nakaraang dekada, may naganap pa rito ng mga international regatta. Ngayon ang mga kasapi nito ang nagsusulong ng sport na rowing sa bansa. With legs. So madalas ba yung problema ng ganyan dito? Pag malakas ang ulan, lumalabas talaga mga hyacinths. Minsan mga island siya. Si Chris Ablan ay nagsimulang mag-rowing dito nitong pandemya lang. I like going here on the Pasig kasi it's like going to a park or it's like going to a mountain right in the middle of the city. You experience the city different. It's different how we when you're on the water itself. It's nice. It calms me down. It's zen for me. Aba, ang maranasan ng zen sa magulong pamumuhay sa Maynila. Gusto ko rin yan. Malapit sa tubig. Tahimik. Umuusad sa daloy ng ilog. Gamit lang ang sariling lakas. Ito rin malamang ang naramdaman ng mga unang tumira rito. At nagpalago ng mga komunidad na naging Maynila. Nananatili pa rin yan kahit sa kakapiranggot na bahagi ng lungsod. Tama si Chris at ang mga kasama niya rito. Na kahit nasa gitna ka ng Maynila, pakiramdam mo ay nasa malayo at mapayapa kang lugar. Mula sa Ilog Pasig, ako si Howie Severino at ito, Eyewitness.